Good morning guys! Welcome to my channel, Lemon TV Vlog. At ngayon, nandito nga tayo sa Baliwag, Bulacan, dito sa Kay Servico, sa isang outlet ng Kay Servico. Alam naman natin ang Kay Servico ay dealer sila ng mga motorcycles. At isa na nga rito ang Badya. Sila rin ang distributor ng Badya RE at saka yung pinapangako ko sa inyo na Badya Maxima Zay. Kaya lang sir, may magde-demo po sa atin ng Maxima Zay. Kung gano'n siya kaganda at kung gano'n siya kalaki at kung ano yung pinagkaiba niya sa Badya RE. Kaya after the intro guys, babalikan ko kayo. Welcome back guys! At nandito na si Sir Marvin, ang mekaniko ng Kay Servico Baliwag Branch. So siya ang magde-demo sa atin ng Maxima Zay. Badya Maxima Zay. So ano nga ba ang pagkakaiba ng Maxima Zay sa Badya RE? So Sir Marvin, pakilala ka muna. I'm Marvin Carpio, mekanik ng Kay Servico Baliwag. So eto nga po si Maxima Zay. Comparable dun sa nauna nating budget sa RE, ito na po yung pinaganda, mas pinalakas, at naging business model din. Then bukod sa business model, dinoble na yung shock niya ito sa harap, pinabaan. Then yung upuan niya is na napopold para dun sa cargo na gusto natin ilagay. Then sa wheelbase, mas nilakihan yung wheelbase niya, ginawan 10 para doon sa loading capacity na pwede nating taasan ng hanggang 800 kilograms. Yun nga po, sa 800 kilograms loading na mas pinalakas yung makina, ginawa siya ng 230cc compared dati sa 200cc. Sir Marvin, anong klase pong gulong meron to? Anong size? Yung sa gulong natin sir, ayan sir, bali size niya is 10. 4x10 sir. 4x10. Euro grip na Josh. Then ang maganda rito, dinalawa na yung shock sa harap. Na yun po yung in-upgrade. Sir Marvin, kaya pala dalawang shock na niya, no? Ba't dati yung isa lang? Opo, bali ito. Ito po yung focus mo sir. Ito yung isa, yung sa dating sa single, yung kumbaga dun sa Badya RE yan sir. Opo, Badya RE. Yan po yung dinevelop. Oo. So ayan po yung mas pinaganda para dun sa loading capacity. Sa Maxima Zay, dalawa sa Maxima na yung... Sa Maxima Zay po, opo, dalawa na. Ano na. Then, so guys, siguro to parang damper yan na pag nagtreno kayo. Bearing po, bali needle bearing po ang laman yan. Ang needle bearing, para pang ano yan sir? Suporta pag nagpepreno? Opo, opo. Compare siya po yung talaga yung naglalaro. Sir, ang ano nyo, halogen din to? Hindi po, standard lang po. Standard lang po yung ilo nyo. So guys, ito ang Badya Maxima Zay. Hindi natin alam ba't tinawag siyang Zay, ano? Baka pinangalan kay Zorro. So sir, yung size nitong gulong sa likod, pareho rin yung nasa harap. Opo, same lang din po. So guys, kung mapapansin nyo, mas mahaba to kumpara sa Badya RE, sir, ano? Opo. Mas mahaba to. So mamaya guys, papakita na ni Sir Marvin sa inyo kung paano siya naging mahaba at pati yung interior niya ang dadalihin natin ngayon guys. So guys, eto na si Sir Marvin sa at i-demo niya sa atin yung internal niya, loob ng Maxima Zay. Eto sir, yung sa cambio, bali ang cambio natin ganun pa rin, yung katulad ng kay Ari, yung 1 up, 3 down. 1 up, 3 down din. Sir. So ngayon, medyo matigas lang itong i-cambio kasi hindi siya umaandar. Pero once na umaandar yung makina natin, malambot na siya. Malambot na. Then additional na dinagdag ni Bajad sa RE, nilagyan niya ng radio para hindi na tayo nag-i-install. Ayan. Galing nga. Compare dun sa dati, yun nga, naglalagay, nag-i-install. Ito yung switch niyan. Ito. Ayan. Yun. Galing nga. Then,
Ni Hazard dyan eh, sir, ano? Same lang din nung dati, meron din naman siya. Pero, ika nga, eh, ito talaga, kailangan talaga ito kahit saan sasakyan. Maglagay ng Hazard. Ng Hazard, oo. Yes, sir. Tapos sir, ito ang kanyang kilometer. Opo, auto-kilometer. Auto-kilometer. Opo, yun po. Then, FI sensor indicator. Uh-huh. Nandyan na rin yung sa gas indicator. Then, ang gandaan talaga kay RE, compare mo rin kay tricycle, yung brake niya, ito pa, isang gustong-gusto ng iba. Three-wheeler brake na three-wheeler. Walang kasing lakas din compared sa tricycle natin. Kaya ito, ipinupush natin ng pang tricycle talaga kasi nagagamit talagang pamasada at gustong sakyan ng iba. Kasarapan dito, may reverse pa tayo. Yung reverse natin, hindi ganun kahirap ilahin. Reverse, paano niya ino-operate? Ang reverse natin, i-operate natin kahit nakakambyo pa yan, pwede mo siyang hilahin, papasok ang atras. Papasok ang atras. Hindi na siya kailangan pindutin itong clutch. Yung clutch kasi kailangan pa rin. Okay. Parang motor pa rin. Kailangan naka-clutch ka para sa pag-shift ng cambio. Parang din siyang cambio na atras abante naman. Kumbaga, para nila mo atras, pag binitawan mo abante. Sir, yung mga boto na to? Ito ang mga boto natin sa ilaw, wiper, kusina, then high and low at signal light. Okay. So, nandito na lahat. Handlebar pa rin, sir. Ano? Mga guys, handlebar pa rin. Pero yung iba, nagko-customize siguro sa gustuhan na lang nila. Binabago yung manibela. Ginagawang bilog. Ginagawang bilog. Then yung clutch natin, nilalagay nila sa paa. Kino-compare nila sa sakyan. Kasi pwede yun, sir? Yes, sir. Pwede naman sa customization. Pero, syempre, by standard tayo. Saka gagastos ka pa pag ano. At saka isa pang gustong-gusto ko dito, yung windshield. Salamin ba yan, sir? Talaga salamin. Ito yung salamin na makapal. Hindi siya yung basta-basta. Kahit mabasag ang labas, hindi na mabasag ang loob. So, tempered siya, sir, ano? Bali, double siya. Sir, ang... meron din siyang handbrake. Ito handbrake, for safety. Sir, ang ilalim niyan, ano? Battery, ito yung extra tire, then jack. Nandito na lahat, tools. Yan. Then, ang battery naman natin, tumatagal ng 6 na taon, basta nasa nag-aalaga. 6 na taon, sir? 6 na taon yan. Galing, ha? Opo. Sir, nalalagyan din ba yan ng upuan dito sa gilid? Ito po talaga is sa customization. Meron naman, katulad ng dati nating RE, pero ito, hindi na nilagyan. Kasi parang medyo masigip. Masigip. Dahil dito siya nilawangan sa likod. Ito yung dinevelopan nilang isa para dun sa kargahan. Sir, ang ano nito, no? Ang leg room niya, ang laki. Ang laki po. Yan po isang gustong-gusto sige ng iba. Sige nga, sir. Po kayo. Then, isa pa. Guys, tignan nyo ang layo, oh. So kahit matangkad na sumakay dyan, pwedeng-pwede dyan, maluwag na maluwag. Sir, ilan ang kasya dyan? Siguro kung taba ko, baka 4. 4, sir, kaya, no? Plus driver. Actually, dito pwede kang magtabi, no? Kahit pa isa-isa. Pwede, wag lang siguro mga bata. Wag lang bata. Yung mga may isip na. Pero hindi natin na-allowed yun. Oo nga. Kasi mahirap din sa kalsada. Actually, sir, pwede ka rin mag-customize ng pinto rito siguro. Customize po ng pinto. At saka kagandahan po talaga dito is dinisign to na kargahan. Kargahan. Opo. Ito po. Guys, tignan nyo yan, ha? Naman, kahit halimbawa, namilis ni nanay, pwedeng ihiga yung isang side ng upuan dun si nanay sa kabila. Oo nga, ano. Laki na, tapos yung mga dala niya, is maluwag. Maluwag, ano? Kaya pala, pwede talaga itong pangkargahan. Yan po ang kagandahan po talaga dito. Naihihiga. Di sir, pati yun, naihihiga din yun. Opo, naihihiga rin po yan, sir. Di, ang laki talaga nung ano niya. Kung halimbawa po ay mga box-box sa pang-deliver or pang-lasada, pang-pick up ng malalaking bagay. Kayang-kaya. Yan po ang kagandahan naman sa kanya. Compare dun sa dati natin na RE, pang passenger, pang private. Ito naman po, pang private, pang business. Pang entrepreneurship. Ayan. Galing, guys. Naihiga lahat. Ang laki, oh. Opo. Then, nabubuksan pa po yung pinto sa likod. Nabubuksan pa yan, sir. Ito lang po ay
I-roll din naman po ito. Depende na sa'yo kung gusto mo i-roll. Oh. Ayaw mo. Gusto mo i-roll. Kung marami ka siguro, sir, ano, kahon. Talagang i-roll mo yan. Marami siyang purpose. Mas dinevelop, mas pinaganda. Ila, galing o. Guys, ito, tingnan nyo. So, yan. Madaling magkarga, talagang, madaling magbaba. Madaling magkarga, madaling magbaba. Tsaka ang taas niya na guys, oh. Taas na headroom niya. Pero sa dati. Yeah. Sir, ito ano to? Parang exhaust? Opo, air cleaner exhaust po yan. If ever na mabaha ka, malalim ka ng tubig. Oh, at guys, least hindi papasok ng air cleaner natin. Air cleaner exhaust. May handle din siya dito para sa pagbaba, pagsakay. Pero ang kinaganda sir dito talaga, yung... length. Oo, yung length niya. Mas mahaba. Saka naka-upholstery na siya, guys. Maganda na yung kanyang maganda upholstery. Maganda yung upholstery niyan, sir. Bali, sa upholstery, class A namin po. Dahil nagtatanong din po kami dito sa mga upholstery, wala silang gantong klase talaga. Then, makunat daw to. Makunat. Hindi comparable dun sa mga nabibili natin sa labas na medyo malambot. Ito yung kunat niya, matigas talaga. Matigas. Ayos ah. Sir, yan, bali, gasolina yan, ano? Yes, sir. Gasolina. Yes, po. Tapos dito sa likod, guys, may bumper siya. Kanyang signal light, reverse light, tsaka brake light. Ano? Maxima Badya, Maxima Zay. Sir, ano yung makina nito? 200cc po, sir. 200cc. Ah, 230cc, sorry sir. 230cc. 230cc, guys, ang makina niya. Wow, ganda ha. Ganda ng makina, guys, oh. Mm-hmm. Ang linis pa. Hindi pa nagagamit, sir. Hindi pa nagagamit. Pero maganda siya, magandang... Sir, chine-change all din yan, ano? Opo. Dine-change oil din po. At saka kagandahan po yan, may oil filter na malaki. Yung oil filter, so, ayun. Yan ang pinaka-daanan ng safe na langis. Para kumidumi man ng makina, yan mapunta. Sir, ano to? Pwedeng ilusong sa baha? Opo, so, nailulusong din naman po sa baha. Huwag lang talaga mataas, ano? Huwag lang yung siguro lulubog yung battery. Oo. Kasi sa battery, pag nandun na yung... Durado, magsushort na yan pag nababad yung tubig. Pero kung dadaan lang naman po sa baha at kaya talaga, lalo't may karga. Oo, may karga. Hindi po siya lulutang. Ang ganda ng chassis niyan. Opo, sa chassis niyan, malaki ng channel na ginamit ng bakal. Ito guys, may napansin ako rito. Ayan, oh. May cover. May mudguard sa gilid ng gulong. Siguro yung design niya para sa putik. Yung tilansik. Opo. Tilansik ng tubig, ano? Tilansik sa loob ng makina. Oo. Huwag nang titilansik. Tapos ito yung kanyang muffler. So, ilan sir yan? 230cc. Oo, compare dun sa dating nauna na 200cc. Tapos sir, puro drum brake lang yan. Opo, puro pero drum brake ano siya, no, yung parang pang kotse na yung... Opo, yung sa brake. Yung niya, sa, no? Sa kasi may ano siya, system. No, may brake fluid. Opo, sa brake system niya, halos humarehas na sa mga Tamiya talaga. Oo, sir. Sa mga Tamiya. Owner, ayan. Kaya very safe kayo. Opo. Sa sige, lakas sir. Naman po ng preno, three-wheeler brake naman po yan. So tinapakan mo ng isang madiin yan, sir, sabay-sabay na yan. Sabay-sabay. So ganun pala guys, magano nagsara ng talagyan ng makina. So sir, kung ano, 4-5, bali, kasya dyan. Ano, kung katawan nyo, 4. Tapos bali, pati driver. Driver, depende lang sa driver kung gusto niya mag... extra na upuan, pwede naman, customation. Pero masarapan lang din yung isa. Para hindi nakakaan sa manibela. Hindi pagdala sa gabal. So guys, makita nyo. Pwede na ganyan lang. May lalagyan pa rin kayo doon.
compartment, pwedeng itiklop nyo pang ganyan. Talagang pang negosyo, guys. Pang negosyo to. Ayos. Gustuhan ko to, guys, itong pinto nyo. Ito na yung lock and ano nyo, bukasan. Ayos to, guys. Ha. Ang ganda ng trapal niya sa ibabaw. Sir Marvin, magkano naman po ang badya Maxima Say? Madili ang price po niyan. Si Maxima Say, sale price natin is 232,800. Ito po yung price natin. If ever na guys, parang di installment, na ito po yung regular down natin. Ito yung 12 months, 36 months, saka 48 months. Pwede rin sir kayo sa ano, installment. Ayan po. Ano yan sir? Yung installment nyo, in-house? In-house financing po. In-house may financing. Paalam ka na sir. Sir, thank you. At pagka po gusto nyo home appliance, motorcycle, pasalam po kayo dito. Kay Sir Vigo Baliwan. Okay sir, maraming salamat din. So guys, that's it. Na-explain naman sa atin mabuti ni Sir Marvin yung mga specs and na-demo niya ng maganda itong Maxima Say. Badya Maxima Say. So iwan ko ngayon yung number nila ng KCRV ko, pati na rin yung address para makapag-inquire kayo kung gusto nyo mag-acquire or mag-purchase ng Badya Maxima Say. So thank you guys. Thank you so much. I'll see you again on my next video. Bye for now.